Alam nating lahat na ang mga diamante ay matalik na kaibigan ng isang babae. At alam naman natin na ang mga ito ay sadyang napakamahal bilin. Subalit sa video nating ito ay talaga namang manlalaki ang iyong mga mata sa iyong malalaman dahil hindi ang mga diamante ang pinakamahal na gemstones sa buong mundo. Mula sa isang bato na natagpuan sa isang lugar lamang hanggang sa bato na milyon ang halaga kada karat. Kaya mga ka-Jepoy, oras na upang kilatisin natin ang mundo ng mga gemstones habang tinitingnan natin ang pinakamahal na gemstone sa buong mundo na ngayon mo palang makikita na mas mahal pa kaysa diamante. Burma Ruby. Ang ruby ay ilan sa mga pinakatanyag at tradisyonal na mga bato dahil ito ay kaibig-ibig sa taglay nitong kulay. Sadyang may kamahalan ang halaga ng ruby dahil maaari kang magbayad ng higit sa 1,000,000 dolyar kada karat kung ito ay nasa pinakamahusay na kalidad. Ito ay dumadaan din sa isang treatment upang ang bato ay mas lalo pang kuminang. Ang Burma Rubies ay pwede mong bilhin sa halagang $1.172 million per karat. Ito din ay naiiba sa iba pang mga ruby dahil sa taglay nitong kulay na may halong purple-red. Blue Diamond. Ang mga asul na brilyante ay tunay na natural na mga brilyante na may asul na tono dahil sa boron na nasa carbon structure ng brilyante. Matatagpuan lamang sila sa ilang mga minahan sa buong mundo tulad ng minahan ng argyle sa Australia at ang minahan ng kulinan sa South Africa. Marami din ang nagtatanong kung magkano ang halaga ng isang blue diamond. Ikaw ka-Jepoy, baka may nalalaman ka sa totoong halaga nito. Baka pwede mo itong ibahagi sa comment. Kadalasan ang mga ito ay mas mabenta kumpara sa tipikal na kulay ng brilyante. Subalit sadyang napakahirap din hanapin ang mga ito sa merkado. Maaari kang gumastos ng 15,000 o higit pa sa isang 0.3 karat na brilyante na may light blue color. Red Diamond. Ang pinakamahal na gemstone sa buong mundo ay ang red diamond na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 dolyar kada karat. Mahahanap mo sila sa Australia, Africa at Brazil. Sa ngayon ay mayroon na lamang 30 red diamond na may totoong gem quality. Dahil sa ilang mga red diamonds na umiiral ngayon, ang ilan sa mga ito ay nagkakahalaga ng maliit na sentimo. Si Hugh Lauren ay nagbayad ng $13,500 para sa brilyante noong 1956 at naibenta muli ito noong 1987 sa halagang $880,000 dahil sa taglay nitong kulay na lila at pula. Painite. Kahit na ang painite ay hindi isa sa pinakamagandang gemstone sa mundo, ay wala ding alinlangan na isa ito sa pinakabihirang bato na makikita mo sa ngayon. Una itong natuklasan sa Burma noong 1950 at 2 kristal lamang ang nakita sa Hugis Hexagon na mineral at ito ay naiulat hanggang sa 2005. Subalit ang lahat ng iyon ay nagbago matapos matuklasan ang isang bagong fragment sa Myanmar kung saan napakaraming kristal at fragment ang natagpuan at ilang daang mga piraso ang naipakita na sa ngayon. Fire Opal. Maaari mong ilarawan ang isang fire opal
bilang isang gemstone na may dilaw na pula at orange bilang mga nangingibabaw na kulay. Subalit ang fire opal ay magkakaiba batay sa background color at pinagmulan nito. Ang presyo ng mga ito ay base sa kanilang taglay na kulay at inang. Maaari kang magbayad ng hanggang 10,000 dolyar ng isang karat. Kadalasan ay naaabot nila ang mataas na presyo sa international gemstone market dahil sa kanilang base color at translucency na nagdidikta kung magkano ang halaga nila. Bahia Emerald. Ang Bahia Emerald ay may tuturing na isang holy grail sa mga uri nito. Isa ito sa pinakamalaking na mayroon ding pinakamalaking shard na natagpuan sa barrel mines sa Brazil noong 2001 bago inilipat sa Estados Unidos. May bigat itong aabot sa 752 pounds at nagtataglay ng 1.7 million karat. Nawala ito sa kasagsagan ng Hurricane Katrina matapos itago sa isang warehouse sa New Orleans at muli naiulat na ninakaw sa isang secure vault sa California bago ito ay muling natagpuan. Sa ngayon ay nagkakahalaga ito ng halos $400 million. Tanzanite. Ang Tanzanite ay isang hindi kapanipaniwala at bihirang bato na matatagpuan lamang sa isang maliit na lugar ng pagmimina malapit sa Merelani Hills sa Tanzania. Ito ay nabuo noong kalagitnaan ng Edyakaran period, 585 million years na ang nakakalipas sa pamamagitan ng plate tectonic activity at init sa lugar sa paligid ng Mount Kilimanjaro. Ipinakilala ito sa merkado noong 1968 at hindi iniisip na ang asul at lila na batong ito ay magiging eco-friendly sa mga consumers. At noong 2002, ang Tanzanite ay napili bilang birthstone sa buwan ng Disyembre na ginawa ng American Gem Trade Association. Musgravite. Kung titingnan mo ang Musgravite, ay wala itong pagkakaiba sa isang pangkaraniwang brilyante. Subalit ito ay maaaring ibenta sa halagang $35,000 per karat dahil sa ito ay napaka-rare na uri ng gemstones. Ang rare mineral oxide ay ginagamit bilang isang gemstone na nagmula sa Musgrove ng South Australia. Ito ay isang kulay berde bato na lilitaw na transparent mula sa mga mineral. Sa katunayan, ang optical at physical na mga katangian ng Musgravite ay napakamahal. Makikita lamang ito sa mga piling lokasyon tulad ng Australia at Northeast Greenland at limitado din sa Tanzania at Burma. Ilan lamang yan sa mga napakaraming gemstones sa mundo na may nakakagulat na halaga. Kung ikaw ang tatanungin ka, Jepoy, alin sa mga ito sa tingin mo ang pinakamahal at gusto mong bilhin? Kung pwede sana ay ipaalam mo ito sa amin sa comment. At kung nais mo naman ang ganitong klase ng topic, ay baka naman bigyan mo naman ako ng like at i-hit mo na din ang notification bell para ma-update kita palagi pag may kapanapanabik tayong video na ina-upload. Alright, this is Jepoy TV Facts. Kita-kits sa next video.